At saka dito po sa Hong Kong, hindi mo po pwedeng sabihin nagpa-vaccine ka kahit hindi, kasi hihingiin nila yung ID mo, tapos i-check nila yan kung nagpa-vaccine ka o hindi. Kaya hindi ka po pwede dito magsinungaling. Alam na alam po yan dito sa pamagitan ng Hong Kong ID, is matitrace po nila kung totoo nga nagpa-vaccine ka o hindi. Hello po! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po ulit sa aking channel. Meron na naman akong bagong vlog for today na isi-share ko po sa inyo. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe at kung bago kayo sa aking channel, ayan lang po yung subscribe button. I-hit mo na rin yung notification bell para anytime na meron akong bagong upload na video is ma-notify po kayo. Madaming salamat! May nagtanong kasi dun sa comment section ko kung tinatanggap ba raw yung Sinovac dito na vaccine. Yes po, tinatanggap po dito sa Hong Kong ang Sinovac na vaccine. Actually, yung pinili ng employer ko is yung Sinovac. At sa akin naman is yung BioNTech yung pinili ko. Kasi next month, yung BioNTech dito is meron ng bayad. Hanggang August na lang nakatapusan yung BioNTech dito sa Hong Kong na free. Tapos sunod na buwan is may bayad na. Ang Sinovac po dito is free. Ayun, ang problema po kasi natin ngayon is hindi po tungkol dyan sa vaccine kung tinatanggap pa dito sa Hong Kong. Tinatanggap naman po yan kasi isa lang naman yung source yung pinagkukuhanan ng vaccine natin. Halimbawa yung Sinovac is galing siya ng China, which is tinatanggap dito sa Hong Kong kasi ang Hong Kong is China din naman po. Ayun, ang problema po kasi dyan is yung mga vaccination card. Iba-iba po kasi yung pinanggalingan, hindi po uniform. Kaya yun pa ang nareklamo ng Hong Kong, yun pang problema dito sa Hong Kong, yung mga nandiyan sa Pilipinas, yung mga nag-apply, ayan, yung may mga visa na hindi natuloy. Dahil po yun sa vaccination card na hindi po uniform. Hindi po kagaya dito, ang vaccination card po dito is andun lahat na information mo nakasulat dun sa isang bond paper. Andun lahat ng information mo, kaya hindi talaga siya pwedeng pikein. At saka nabalitaan kasi ng Hong Kong na merong namemeke dyan ng mga vaccination card. Isa pa yan, kaya hindi sila tumatanggap ng mga galing ng Pilipinas kahit vaccinated ka pa. Unless bukod na lang kung ikaw ay nagpa-inject dito sa Hong Kong, anytime pwede kami makauwi ng Pilipinas at makabalik ng Hong Kong as long as negative kami sa swab test pagkadating namin dito. Yun po ang problema is yung vaccination card. Wala pong problema sa any brand ng vaccine. Wala pong problema dyan. Nagka-problema lang dyan sa vaccination card. Yung sabi mo mag-apply ka ngayon, alam mo para sa akin is mahirap ngayong taon na mag-apply dito sa Hong Kong. Kasi nga dahil dyan sa vaccination card na yan na nagka-problema at yung in-impose nga ng ating foreign minister nga na yung international yellow card, hanggang sa ngayon wala pa rin pong update about dyan. Kaya nabasa ko din sa isang group doon na saan daw makakuha ng yellow card ganun, kasi nga gusto nila makaalis. Wala pa pong official report about dyan sa international yellow card. International yellow card na yan kung tatanggapin dito sa Hong Kong. Wala pa pong balita dyan hanggang sa ngayon. Kaya ayun lang, may share ko po sa inyo. Mahirap po ngayong taon na mag-apply dito sa Hong Kong. Ayun, kung meron pa kayong karagdagang katanungan na kaya kong sagutin, i-comment nyo lang po sa ibaba at sagutin ko po yung sa abot ng aking makakaya. Madaming salamat po sa susunod po ulit. Bye!